Next, susunod. Pakita natin ang susunod. Daniel Padilla. Parehas yung buhok, sabi ko sa inyo, ni Kuya Robin saka, kanina. Mata talaga, grabe. First time ko nga na nakita si DJ, nasa kulungan ako eh. Oo, wala, picture lang. Talagang medyo, isa pa yun eh. Nakakadagdag ng realization mo sa buhay. Dumating si Carla doon. Tapos daladal niya yung picture. Sabi niya, ayun na si DJ. Ako, wow, ganito na makalaki. Yung picture niya yun, parang graduate siya ng kinder eh. So sabi ko, dali mo dito. Kasi nga, hindi ko siya nakita eh. Nung while growing up, nung baby siya, hindi ko nga na... Nayakap. No? So, yun, pag right after na makalaya ako, siya yung nakasama ko agad sa bahay. So, kahit papano, nag-band kami. Nag-catch up po kayo. Oo, nod kami sine, kain sa labas. Unang yakap kay Daniel, Kuya Omeng. Ano ang tumatakbo sa isip at puso? Ano mo yung yakap ng anak, ay ng ama, sa isang anak na hindi ko siya na... Nung baby siya, alam mo, yung... Pag ganun ka agad, yung... Higpet iba. Oo, yung dibdib mo, kumapit sa puso niya na yun yung nagsasabi, oh, patawarin mo ko lang. Nagiging emotional ka, Kuya Omeng. Patituloy ako, nagiging emotional ka. Oo nga eh. Kuya Omeng, nung niyakap mo si DJ, anong sinabi niya? Natatandaan mo? Hindi, naku, mapakamayain na bata yan. Ano yung mga salita na una mong narinig? Gano'n lang yan eh. Maliit yan. Hindi yung kulang na lang. Halika dito kasi parang ilang na ilang siya. Sensyon ako yung Omeng. Feeling ko kaya ganun ka. Mukhang makukumpleto ang pagiging dramatic actor. Pagiging dramatic actor naman talaga. Hindi, Kuya Omeng, feeling ko kaya ganun kasi iba, no? Hindi natin madalas naririnig sa mga interview si DJ Napakamaya. Kayo po ang pinoportray. Kayo po ang imahe na inyong itinatak sa mga manonood. Ang pagsabing Padilla, hindi mo makikita ang lumuluha, hindi mo makikita ang umiiyak, di ba ho? Pero nung nabanggit ko po ang usapin patungkol sa anak at sa tatay, nakita ko ang emosyon at ramdaman ko talaga naman. Yung mga panganay kong mga anak, hindi lang kay DJ, kay Rap Rap, kay RJ, kay Ruana. Yung mga time kasi na yun, alam mo? Teka muna. Okay lang po. Okay lang po. yung pagiging ama ko noon, hindi pa pumapasok eh. Sa isip ko, sa sarili ko. So, hindi ko sila talaga naaruga. Mga time na yun. Andun lang yung okay, financial support. Andun yun eh. Yung responsibilidad ko yun, hindi ko nakalimutan yan. Dahil na rin kay mama. Well, of course, yan, si mama sa sweldo mo. Andun ka agad, yung ano mo yan sa mga anak mo, kukunin ko yan, ito, gastos mo yan ang gusto mo. No? So ngayon, yung itong naglakihan na sila, nakita ko na, dun pumasok sa akin yung wow. Ang pagiging ama, ang pagiging magulang, hindi pwede talaga yung sakana. Kasi kahit nasabihin mong pwede kang bumawi, you can never bring back the time. Yes. Yun ang nararamdaman ko, kung saan ang gagaling, yung lungkot, yung emosyon na parang ito sana ang nagawa ko, kung hindi ako nagloko. Ito sana ang nagawa ko. Ito sana, hindi sana lumaki ang mga anak ko nang hindi ako ang katabi, hindi ako ang kasama. At saka yun, parang ano na rin sa mga bata dyan, o yung mga nagpaplano na magpamilya, magkaanak. Be sure na pag dumating sa puntong yan, siguraduhin mong maibibigay mo yung oras kasi hindi napapalitan ng kahit anong bagay yan. Tama po. Ako, ganda to. Susunod, tingnan natin ang susunod. Eto na, malaki na siya. Ayan na, oo. Oo, yan. Ayan, concert niya yan eh. Mm-hmm. Oo, at wow, sobrang... Pinapanood niyo po na umaawit, nagpe-perform, ang dami nagsisigawan, tinitilian ang anak ninyo na si Daniel, syempre. Parang nakita ko din sa kanya yung mga ano ko sa sarili ko, di ba? Totoo yun eh. Alam mo, makikita mo sa mga anak mo, may trait na makikita mo sa bawat anak mo. Isipin mo, ako bassist ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya at ng mama niya na bass kang gamitin. Ewan ko, ba't bass din yung
pinag-aralan wow. niya, di ba? So, nagbanda din pa lang. Eh. Oh. Nagbanda rin si DJ ang pang E5, Parking 5. Oh. Ngayon malaki na po si Daniel, ang at hindi na siya teenager, napagsasabihan mo pa rin ba siya? Tumatawag pa rin ba siya, si DJ sa'yo at nagtatanong ng mga tao? Intact kami, mayroon kaming barber group. Oo. At diba yung pag may time yan, sumasagot siya. At minsan, bubulaga na lang yan. O, kumusta pa? Ganito, punta ka din sa bahay. O, dinner. May surprise ako sa'yo. Ngayon. Wow. O, ilang beses na akong inilo niyan. Surprise. First time, o, diba, binigyan niya ako mountain bike. Alam niyo, mahilig ako eh. Tapos recently, surprise na naman niya ako, binigyan niya akong Harley Davidson. So, sorry, diba?